Nonoy, pag hindi mo pagliling dito kay Alasan, ikaw rin, alam mo na, si Kapitan, oras-oras pwedeng gamitin to. Lagi. Nonoy, si Kapitan. Nasa likod eh, nagpapakailan ng manok. Sa mga mungakot, magkailangan ako sa kanya. Delensya, ha? O ano na, ang pang ginagawa mo sa mama ni si Mang Andres? Kapitan, si Mang Andres, oh, mayroon yata ang didelensyahin sa inyo eh. Nanay! O! Ano yung padre? Ano naman kailangan ng Mang Andres kay Kapitan? Tila yata mang didelensya ng manok eh. Na naman? Oho. Alaga ka ng alaga, patuka ka ng patuka, tapos dibilihin siya yun. Abay kay mahal ng manok sa palengke. Oo nga ho eh, mahal na nga manok na yan eh. Napasugod ka, padre. May mamulis siya sana sa'yo, padre. Ano yun? Bukas, karawan ng mari mo. Ibig ko sana makapagpito at sinampalo ko manok. Ah. Ayun oh. Sige, huloy mo. Ingo, alika nga! Bakit? Ano ba pinuhuli ng matandang yun doon? Si Paring Andres yun ang pinuhuli ko ng manok kasi birthday ni Kumadre. Ang birthday ng kasaway, di ko maghihingi. Aba, hindi nga magkakabula, sinabi ko, mamuhuli tayo. Eh, walang daing nga, kundi si Kapitan. Problema doon, Kapitan. Problema dito, Kapitan. Hingi doon, hingi dito, Kapitan. Huwag mo kalakas ang salita mo, baka marinig tayo ni Kumpadre, nakakahiya naman. Ba't hindi ikaw nalang humuli? Nabubulabog ito yung mga hayop. Buti nga kayo. Kumain ka na tayo ng kalabaw. Padre, Madre, maraming salamat po. Eh, hindi na ako magtatagan. Paparami ako sa inyo. Pare Andres, happy birthday nila kay Mari, ha? Oo. Ingo, talaga bang hindi na tayo titigilan ng mga yan ng kamumulestya? Nakikisama lamang tayo. Talagang ganyan ang buhay ng politiko. Hmm? Magandang umaga po, Kapitan. Pahingi nga ho ng okra at talong ninyo diyan. Kumuha na lang kayo sa likod bahay. Salamat po. Ngayon naman ay okra at talong. Buti pa kaya ay yung talong mo na lang ang ibigay mo nang matapos ka na. Ate, huwag mo naman masyadong pagkasapilin si Kuya. Eh, nakakaawa naman eh. Nasabi nga Kapitan Del Barrio, under Bisaya. Hmm? Baby, tulog na naman oh. Tignan mo si Dolores, tulog na. Antok na si tatay eh. Oh, sige na. Sige na oh. Ingo! Pagtimpla mo ng gatas yan. Baka nagugutom, kaya hindi makatulog. Visit na buhay ito. Katulig ang Kapitan Del Barrio. Ginagalang ng lahat. Nakatimpla lamang ng gatas ng alak na hindi makatulog. Visit. Kapitan? Permisyo na naman to. Kapitan, si Chito ito. Ingo. Anto ka na. Pagod ka na. Matulog ka na at ako na lang magtitimpla ng gatas si baby. Pero may taong tumatawag. Alam ko. Baka may importanteng bagay na kailan sa akin yun. O edi ako na lang haharap. Sige na, matulog ka na. Maghapong kang pagod sa pagtatrabaho. Lucita, hindi pa ako pagod. Tan! Ingo! Patulugin mo muna si baby. Bakit, Chito? Kapitan, simulong baho. Nananaga ng mga tao. Nasisira yata ulo. Sandali lang mo, Rosita. Sasama ko, Chito. Ingo! Ano nangyari,
kapistri. Asawa niya si Bulong. Pinagtatagado ka na po. Nasisira niya at malapit. Nasa siya? Nagtatakuron. Nasisira na ba ang ulo mo? Ikaw ang magsusubon. Ito! Akin si Bulong! Dali! Bulong! Back! Ikaw ang sumbongero, ha? Bulong, hindi ako sumbongero. Ayoko lang makamatay ka. Go! Bulong! Bakit di ako takihin mo? Halika! Halika! Ako harapin mo. Dalawa tat. Sampu man. Pariyo din yun. Bilibid din ang tutunguhan ko. Kaya sasama na kita! Subukin mo! Bulungkuhin kita! Patawad niya! Bakit ka natong rebitado? Kapitan, dalawang tanong ako nagmaltsan man. Lahat ng sweldo ko ay pinadadala ko sa aking asawa. Kanina gumuyap, kagampan ang asawa ko. Binultist ang hayop na yun. Sino, Kapitan? Ang hindi mo sisira ng ulo. Kayo, Kapitan. Kung ikaw kaya ang turutote ng asawa ko, hindi ka kaya makalipot at makamatay. Celso, matagal na tayong magkaibigan. At malaki ang tiwala ko sa inyong magkapatid. Kung may paglilipatan sana ako para kay Ledesma dito sa Cavite, eh lalong mabuti. Medyo naiinitan na ako sa pagtatago sa kanya sa Bulacan. Sa maganda't ligtas na lugar, marami kami dito sa Cavite. Ewan ko lang sa kuya ko. Kapatid, gumugulo na yata ang buhay natin ah. Kung ikaw lamang ay nagpursige sa iyong pag-aaral, di nakatapos ka na ngayon. Isa ka ng abogado. Hindi ka na masasangkot sa masikip at mapanganib na hanap buhay na ito. Hindi na ako makakaiwas pa sa ganitong hanap buhay. Subo na ako, kuya. Yun naman sa akin ay paalala lamang. Wala raw unang sisi kung hindi sa huli. Ngunit kung nariyan na, subo na. Wala nang iwas. Diyos na ang bahala sa atin. Sige na. Bahala na. Kung wala nang problema dito, eh di titiempo na lang kami sa Bulacan para sa paglipad dito. Oh, sige, bahala na. Padre! Padre Ngingo! O, Padre, napasyal ka. Kamusta? Mabuti naman. May sadya sana ako sa'yo eh. Ano yun? Nangangailangan ako ng kabayo eh. Yung sa'yo, baka gusto mong ielis. Bibiling ko na lang. Mare, umari mo. Mare! Uy, siya nga pala. Yung inanak ko. Nasiskwelahan. Ipinasok lang grade 1. Ganun ba? Ha? Tina, tingnan natin ang kabayo. Tina? Padreng Ingo, bilog na bilog ang katawan ah. Siguro matulin to. Matulin-tulin din. Magaling spaso yan eh. Eh magkano ko ba naman makukuha to, Padre? Ang katotohanan niyan, ayaw yalis na kumari mo ito. Pero kung kailangan mo, bahala ka. Magkano ba pagkakakuha mo, Padre? Nung nakaraan to, ang bili ko dito ay 1,200. Bayaran ko na sa'yo ng 1,005. Tubo ka na ng 3, Padre. Hindi bali, Padre. Ibalik mo na lang ang puna at ayos na yun. Kahiyahiya naman yata sa'yo, Padre. Ayos lang yan. Salamat, ha? Kung patutubo ang pakita, para tayong hindi magkumpad din yan. Ano ba yung takwinda sa atin?
Dad, ang ganda ng kabayo niyong nabili. Paano, padre? Maraming salamat ulit. Tutuloy na kami. Mare, tutuloy na kami! Magkano ang pinagbiling kabayo? 1,200 lang. Akayaan ba kay kumpadre kung patutubok pa siya? O ito. Ikaw, Ingo, kailanman sobra ang katangahan mo? Rosita, bawiin mo ang salpang tanga. Masakit sa tenga yan. Baka ako'y mapundi na. Sige, binabawi ko. Pero sa susunod, matuto ka naman maging negosyante. Pero ne, sayang. Pampihira naman yan si ate. Porke napakabait ni kuya, masyado naman niyang ina-under. Kasalanan din ni kapitan yan. Masyado siya mabait sa ate mo. Pero maniwala ka sa akin. Sa labas yan, mas mapagsik pa yan sa Tigret Leon. Oo nga, kita ko yun eh. Pag nagalit yan, papatay talaga. May panlaban ba tayo bukas? Tingnan natin. Inga! Tata Karya! Saan mo na? Ang gaganda ng mga manakwa. Saan ba galing yan? Breathing ko ho. Breeding mo? Hoy, meron ka bang panlaban bukas, ha? Ah, itong isang ito. Ito? Aha, aber, tingnan nga. Tingnan, halika. Tingnan natin. Magandang malok. Pero, tingnan natin, kaliskis. Ingo? Masamang balita. May subyang katig. Masatalo ito. Pero sa galing ng malok na iya, walang masamang kaliskis. Pero maniwala ka sa akin, matatalo. Sayang lamang kwarta mo. Siya nga naman, Kapitan. Baka totoo sinasabi ng mga Karyas. Maghanap lang tayo rito ng ibang manok. Lalaban natin. Ewan ko, para sa akin, mananalo yan. Ang galing-galing yan eh. Pero ikaw mahala. Kumusta ka kung gusto mo, pero konti lamang, ha? Oo. O siya, ako'y hindi na magtatagal at nadaling ko pa sa bayan yung inani kong Balinghoy. Ay, Ingo, kung sakaling meron kang problema, sigyan mo ako sa aking kubo. Naroon ako. Ang dakitang tulungan. Ha? Ha? Alsa. Siyam na puta-puta-toon na yan. Sobrang lakas na matanda na yan. Oo. Ipabili mo lahat ang masasarap na pagkain sa restaurant. Makakainin natin mabuti ang ating baby. Para kung tutubusin siya sa atin, ay makikita pa rin malusog ang kanyang naman. Aba eh, magastos yun, pare. Dito sa Cavite, ang kidnap na nadadala rito ay lumulusog. Hindi nagagayayat. Parang nagbabakasyon lamang dito yun. Maganda yun. Eh, manager, mabuti pa kayo bigyan natin siya ng babae. Para masiyahan siya at hindi naman mainip. Maganda yung naisip mong yan. Total naman eh, ipatutubos natin siya ng mali. Hindi ba, Jer? Dito pala sa inyo sa Cavite. Ang nakikidnap. Spoiled. Oh, magkano raw yan? 4,000. 4,000? Ang mahal naman. Eh, peking takuin eh. Kasi nga pala, Pedro, may padalang babae si boss. Babae? Oh, maganda ba? Maganda, mistisa. Magkano raw yan? 20,000. 20,000? Ang mahal naman. Eh, paano? Susuli na namin. Titingnan ko muna. O, sige, kunin mo.
Ikaw na ang bahala sa bisita namin, ha? Mariligayan mo siya, ha? Oo. Ano pangalan mo? Sarah. Mahal. Ne, pakitaan mo nga si Mr. Ledesma. Bukas, ang ulam mo pampalakas. Kaldereta ang kambing. Bitan! Hindi ko talaga makita si Tin. Hinalugad ko na lahat ang paligid. Wala'y pag-iapon. Kung ano raw yung hindi makita? Yung itim nating kambing nawawala. Baka ako naglayas na makaalpas eh. Naglayas o ninakaw? Ingo, ikaw ang Kapitan Del Barrio dito. Kung yun ang ninakaw, pangit para sa'yo. Kung ano man nangyari kay Tim, malalaman ko rin. Hawakan mo si Baby. Pahuhulaan ko sana sa inyo kung nasaan ang nawawala akong kambing. Nawalan ka ng kambing? Ay, pambihira naman yata yan ah. Kapitan Del Barrio ng Malagasan? Nananakawan ng kambing? Ay, sobra na yan. Eh, hindi ko naman ho natitiyak na yun hininakaw. Baka ako yung nakalpas lang. Teka, malalaman natin yung katotohanan. Nadali lang. Immortalis, kambing Ninggo, kambing Ninggo, meh, kambing Ninggo, Mrs. Renovis, Deus Amisola, Koormak, Koormak, Aormak. Adora. Pare, ang kaba ng kambing ni Kapitan Ingo. Masarap na pulutan. Matutuwa si Roberto dito. Kaya lang, nahuli tayo ni Kapitan Ingo. Patay tayo. Paano ito mahuli? Wala naman nakakita sa atin. Sobra na mga yan. Pati ako hindi nanakawan. Wala na silang pagkalan sa akin. Tata Karyas, pupuntahan ko sila. Ingo, mag-iingat ka. Malinaw ang masawang yan. Makawalang yari yan. Mag-iingat ho ko. Salamat ho. Talaga masisiba ang makawalang yari. Pambi ko nilalapan niyo ah. Bakit ang sabi mo sa'yo ito? Sa amin ito! Sige, Ingo! Sige! Sige! Tulungin mo siya! Balihan mo ang tanyang! Balihan mo! Sige! Balihan mo ang tanyang! Ano nangyari sa mga mukha nyo?
Hiruwag ba kayo ng kambing? Si Kapitan Ingo eh. Binasama niya ang panghihina namin ng kambing. Kalahin mo, Anjer. Inagulpi kami sa mga bata niya. Ilan bang kumulpi sa inyo? Pito ho. Ano? Pito? Manager, eh paano yung mga rekadong binili ko? Ang dami pa naman noon, sayang. Hindi sayang yan. Wait. I-charge mo yan sa listahan ni Ledesma. Ha? Oho. Ate, oh, kuya. Malinis ba yan? Ayos lang ako. Ano, meron kasi akong bisitang darating ngayon eh. Eh, ano ngayon? Dito ba sila kakain? Hindi naman siguro. Inay, itay, narinig ko sa usapan na kahapon na darating dito ngayon yung naliligaw sa kanya sa Kona PC. Magandang lalaki yon. Ano ka ba? Totoo ba yun, Diana? Huwag ka magalit to, Sita. Hindi masama yun. Mabuti nga namamanhikan pa siya. Kapitan, ito na yung mamamanhikan. Lamiglado sila. Huwag mo sila hihiye. Magandang araw po sa kanila. Magandang araw naman. Magandang araw po. Anong kailangan nila? Mamang Piti, sinabi ko na po sa nanay at tatay ko ang sadya nyo rito. Di ba mag-sweetheart kayo na ate ko? Ha? Nay, isa ka mo, nakita ko sila nagkikising. Diba, Mamang PC, nakita ko kayo noon. Kailan naman ang balak ninyo magpakasal? Nasa inyo mag-asawa ka pa siya niyan. Kapitan, among kaya ko sana sa lalong madaling panahon. Kasi po, baka madestino kami sa malayang lugar. Teka. Hindi pa ako sumasangayan, Ingo. Huwag kang padalos-dalos. Sarap ng buhay na nakatago. Mas masarap pa sa atin ang kinakain. Magkano ba pera binigay ni manager? Para pamalengke. 50 lang. Aba, may tao palang pupunta rito. Kapala ko tayo lang. Delikado ng katago natin. Baka makita pa niya. Ano gagawin natin? Hindi patayin. Baka tayo pa masabit. Lolo, saan po ba ang punta nyo? Diyan lamang si baba sa ligaw. Ako'y iige. Teka. Namumukha ko kayo ba? Kilala ko kayo. Ha? Ay, alam ko na. Kayo yung mga kaibigan nung siyang taga rito, hindi ba? Oo. Okay, diyan muna kayo, ano? Tumatawag. Kapitan, sandali lang! Ingo, sabihin mo sa kanya kung may kailangan siya, mamaya na lang. Pagbalik natin. Eh, nagmamadali tayo eh. Kapitan, tulungan niyo ako. Alam ako ni Nakaw. Mang Terrio, may lakad kami ni Ingo. Mamaya na lang pagbalik namin. At saka siya sasama sa inyo para hanapin ang nawawalang kalabaw. Asita, kung tuloy mawawala kang kalabaw, ngayon, kasara, tuloy ang mababaldo aking lupa. Kapitan, tutulungan niyo ba ako?
sa inyo. Ha? Tata Karyas? Bakit ho? May dalawang taong bumas lang sa akin. Pinalo nila ang aking ulo na pinsala ang aking utak. Wala namang pumutok sa ulo nyo. Hindi ilang maaaring sugatan ang aking balat. Gawa ng aking alam. Yay, dahil sa bisa ng tagay ko mga diba. Masakit. Masakit. Masakit ang aking ulo, Ingo. Hindi ako man mamamatay hanggat hindi ko na isasalin ang aking hawak na anting-anting. Mananatili akong nakihirap. Go. Buo ba ang ipin mo? Oo. Wala akong sira ang ipin ko. Magali. Mabuti. Ang taong mag-aangkin lamang ng aking anting-anting ay yung buong ipin. Pagkas mga ngalot mo at makakain ang anumang balang tatama sa iyong katawan tulad sa mani, kukunan ang balat mo kahit masabala o matalas na patalim ay hindi makapupunit. Baka kakain ako ng bala. At ang bala o anumang bagay na matalim ay hindi makasusugat sa akin? Oo. Oh. At ang iyong lakas ay magiging timbang ng 10 kabayo. Kaya lang, tuwing Bien Santo, huwag mong kalilimutang pakainin ng dasal ang libretang ito sa pagitan ng 12 at 10 ng hapon. Dahil kung makalilimot ka, ay mawawala ng bisa ang anting-anting mo. Ganon po ba yun? Hindi mo ba masama ipasok sa simbahan ito? Hindi. Hindi masama. Eh, Tata Karyas, yun po bang galing niyo sa Palangana? Yung bang parang sini? Hindi. Hindi kasama yan sa libretong yan. Tatakaryas! Kunin mo ang anting-anting ko sa bibig ko. Ingo, nais ko lamang ilibing mo ko sa loob ng kubo ko. Masusunod po, Tatakaryas. Thank you.
Sa bibig? Nagulan na ba? Hindi. Masula ngayon. Tagaraw na tagaraw din sa inyo. May kumukulugot, kumikitlat ah. Talaga bang ganun dito? May lang nagaya. Baby, ako nang papatulog. Hindi, ako na lang. Sige na. Ito naman kasi ay pamatulog pag wala ima. Ito naman si Ingo. Ngayon lang ginabi. Mag-alas 10 pasado na, wala pa. Baka naman ang papabarkada lang yun. Sabihin mo, baka nang bababae na. Ha, pag nagkataon, uulanin siya ng mura sa akin. Turok niya ate. Kung ano-ano sinasabi sa kuya. Ba, Diana? Ba't yung nagagalit ako sa kuya mo? Tigas na pagtatanggol mo sa kanya. Ha? Siguro may gusto ka sa kanya, no? Eh, iyon na? Ate, napakalit naman ang pagkakakilala mo sa akin. Naawa lang ako sa asawa mo dahil sa ginagawa mo sa kanya. Hindi ako papatol sa may asawa. Lalo na sa asawa mo. Makapag-asawa na nga! Mag-asawa ka!